Ininspeksyon ng liderato ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa ilang sementeryo, terminal at mga pasyalan sa Metro Manila. Layon itong matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong mahabang bakasyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Personal na ininspeksyon ni PNP Chief General Benjamin Acorda ang latag ng seguridad sa Manila North Cemetery. Bagaman dagsa ang mga tao, kontento daw siya sa deployment ng mga pulis. Well, I'm happy to see yung sa nakita natin ngayon na pagsisita, unlike before na maraming kutsilyo, maraming mga deadly weapons na nakukuha. But now, it appears na puro lighter lang sa may isang nakita tayo na pinturas. Bukod sa mga police assistance desk, may mga pulis din na nakatalaga sa bike patrol. None so far, we don't have any petty crimes reported. And for the information of everyone, meron po tayong police assistance desk inside the cemetery, strategically located. Meron po tayo doon, padali po silang lapitan. At aside from that, meron po rin po tayong roving na personnel. Aabot po tayo ng milyon. So yung bilang naman po ng mga kapulisan, mula pa lang po ng paghahanda hanggang sa ito pong mga araw na to, kahit po nung mga nakaraan ay kumonti po yung bilang, ano, hindi naman po nagbawas ang ating mga kapulisan. Yung pa rin po, kung ang bilang po dito sa loob pa lang po ay 353 na ang kapulisan natin plus force multiplier, bukod pa po yung mga nasa labas. Wala naman pong naging changes dyan, naging intact. At kanina, may instruction din po kanina si Didi na kung sakali pa pong tumaas, ay pwede pa po tayong mag-additional ng deployment po ng kapulisan. Mas maganda nga ngayon, no, kaysa pa doon, hindi masyadong traffic. Maganda yun sa labas hanggang dito. Dahil yung hindi masyado bang yung tao, ano, maganda yung pagkakakuan ninyo. Ang mga opisyal ng Quezon City Police District nag-ikot naman sa ilang bus terminal at mga pasyalan sa lungsod na dinaragsa din ng mga tao. Sa Quezon City Memorial Circle, kanya-kanyang picnic ang magkakapamilya. Kailangan tingnan din natin yung ating mga terminal sapagkat ang schedule ng ating mga kababayan pagkatapos dumalaw sa kanilang mahal sa buhay sa sementeryo ay marami rin ang uuwi pa sa kanilang probinsya. Nakita nyo naman maraming humahabol pa, no? May mga tao pa tayo sa mga terminal sapagkat gusto nila makauwi pa rin sa kanilang probinsya, no? Pangalawa, yun naman mga taga rito sa Metro Manila. Pagkatapos nilang dumalaw sa sementeryo, ay pumupunta yan sa mga parke, sa mga malls. Yan. Katulad dito sa QMC, itong park na ito, nakita nyo, napakaraming tao. Kaya meron tayong mga deployment. Bukod sa mga pulis, idineploy din nila ang higit sa 300 body camera at mga drone na konektado sa kanilang monitoring center. Far sa ngayon, wala tayong mga major incidents na nare-report, ano, and even minor incidents na talagang sa tingin natin ay makaka-apekto dito sa Undas, ano, wala tayong nare-report sapagkat nakikita naman natin, ano, full deployment. Ayon kay General Acorda, aabot sa higit 37,000 pulis ang idineploy nila sa buong bansa para matiyak ang seguridad ng publiko. Mananatili din silang naka-full alert ngayong long weekend. The high spirits yung ating mga kapulisan. Alam mo, pag ganyan na kahit anong pagod ng ating kapulisan, pag magandang feedback ng ating mga kababayan, nawawala ang pagod. And again, I'm taking this opportunity to congratulate our men, lalo na sa mga baba, nasa baba. We are well recognized sa nangyari na halalan. Pagkatapos ng bakasyon, ipauubayan na raw ng PNP sa kanilang mga regional director kung kailangan na nilang ibaba ang kanilang alert status. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.